Ayan, mga katropang Barbs. Nagwi-window shopping tayo ngayon. Titingnan lang natin kung magkano yung mga presyo dito ng mga clipper. Ito yung medyo mga parang mga how do you say that? Yung mga low cost na clippers and trimmers, shavers. Hindi ko lang alam kung pang matagalan, pang bakbakan to, pero ang tatak naman niya, wall. Siguro bibili ako ng isa para masubukan ko kung pwede itong pang ano, pang bakbakan. Kasi yung gamit ko yung mga salon talaga, yung mga salon professionals na mga clippers yung gamit ko, mga worth $100, worth $150. Ito kasi, dito to sa ano, meron kasi ditong yung department store na nagtitinda ng mga yung para mga overstock ba? Ganun ba tawag doon? And sana mabili ko lahat to para pag uwi ko ng Pinas, madalahan ko yung mga kabarbs ko dyan. Pwede na rin yung pagtiyagaan kahit paano, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang. Yung mga beginner lang na nagpa-practice pa lang, pwede na siguro to. And then pag magaling na, saka na mag-invest sila ng ano, ng medyo mamahaling klase ng mga clipper. Gaya ng Oster. Oster Titan, $275 yun. Oster Classic 76, $175 yun. Yung wall na All-Star Combo siguro mga nasa 100 plus. Yung single lang na mga 89 siguro. And then yung maraming cordless dito. So, sa akin, ginagamit ko cordless kasi nga sa gabal yung ano eh, yung cord. Pero, ang maganda lang sa cordless, kinakailangan meron kang reserva. Kasi yung isang cordless ko na Magic Leap, tumatagal yan ng mga 6 hanggang 8 ulo. And then, pag naglobat na siya, meron akong naka-reserve na isa na naka-charge naman siya din. Isi-switch ko lang yun. Mag-isi-switch ko yung lobat, ibabalik ko din sa charger. Tapos yung fully charge, yun naman gagamitin ko para tuloy-tuloy. Kailangan lagi may backup eh. Tapos yung maganda rin yung detailer na T-edger, lalo na para dun sa mga nagpa-practice gumawa ng hair tattoo. Tsaka ng mga hair art, yun ang maganda. Pero yung iba kasi nahihirapang gumamit yun dahil na matalas daw, nasasaktan daw yung ibang customer eh. Depende sa pag-angle mo yan eh, tsaka dun sa ano, sa pag-angle at tsaka yung pag-bevel mo ng ano, ng talim nun eh. Pero para safe, ang pinaka maganda at hindi masyadong matalas yung peanut, wall peanut, corded yun. Yung dati yung ginagamit ko, hindi siya ganun ka ano, kahirap gamitin. Pero pag sanay ka na, pwede ka na gumamit ng mga T-edger, ganun. Ito ba? Hinahanap ko kasi yung ginagamit ko na foil shaver eh. Normally dito ako nabili nung kasi sa labas, sa Walmart, mga nasa $25 yun plus tax. Dito kasi $19 lang yun eh sa binibilihan ko dito. So mas mura. Pero ano, wala eh. Siguro hahanap na lang ako sa online. Kaya lang sa online, mga nasa $25 yun eh. Halos pareho rin sa regular store. Eh, dito talaga ako nabili sa Ross kasi nga, wala pang $20 yun eh. Pero very, very powerful yung motor nun. Talagang pang matagalan yun. No? So, yun. Yan yun, mag-iipon tayo. Bibilihin natin lahat to. Dadalihin natin to dyan sa Pinas. Sa mga kabarbers nating mga nagpa-practice. Diba? Oh, see you later. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Pinoy Californian Dreamer. See you later, guys. Bye.
subscribe, like, comment, and share.